Real estate, pinakaligtas na estado na maninirahan sa USA. Tuklasin ang iyong ideal na lokasyon. Nais nating lahat na mamuhay ng malaya sa loob ng isang ligtas na lipunan na nagbibigay daan sa atin sa lahat ng kasiyahan sa buhay nang walang lahat ng pinsala. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil napakaraming mga kadahilanan na maaaring humantong sa isang lugar na matukoy na hindi ligtas. Ang mga estado sa ibaba ay kabilang sa pinakaligtas na Estados Unidos na mabubuhay batay sa mga sumusunod na sali. Rate ng krimen. Mga likas na sakuna. Pag-access sa pangangalagang pangkalusugan. Data ng krimen at pagpapatupad ng batas ng AFLIA. Mga marahas na krimen. Mga pag-attack per capita. Mga krimen sa ari-arian. Mga empleyadong nagpapatupad ng batas per capita. Mga pag-atake ng terorismo. Mass shootings. Panggagahasa. Mapuot na mga krimen. Rate ng kawalan ng trabaho. Utang sa bawat kita. Rate ng kahirapan. Mga DUI per capita. Ang mga pamilyang may mga anak na may edad 0 hanggang 17 pang kalahatang pakiramdam ng kaligtasan. Kaligtasan sa daan. Iba pa. Sinasabi ng mga Amerikano na ang mga antas ng krimen na malapit sa bahay ay nagiging mas mapanganib. Tiyaking isaalang-alang ang mga bagay na ito kapag nagpapasya kung saan titira. Isaalang-alang ang mga panganib na umiiral sa iyong estado ayon sa estatistika. Pagkatapos ay gumawa din ng mga aksyon upang mapagaan ang mga panganib na ito. Narito ang mga nangungunang pinakaligtas na estado upang manirahan sa ilas. Vermont. Ang Vermont ay kabilang sa mga pinakaligtas na estado upang mabuhay dahil ang mababang antas ng krimen, mababang antas ng polusyon, malakas na sistema ng pangangalagang pangkalusugan, kaligtasan sa kalsada, medyo mababang rate ng pagpatay, pag-atake sa bawat tao, mababang dami ng nakawan, mababang dami ng pinalubha na pag-atake, mababang dami ng panggagahasa, mga krimen sa ari-arian, pagnanakaw ng sasakyang dimotor, mga residenteng nakasiguro sa insurance, at rate ng kawalan ng trabaho. Ang mga natural na sakuna ay hindi karaniwang nakakaapekto sa Vermont. Ang Vermont ay ang pinakaligtas na estado sa itas noong 2022 na may kabuuang iskor na 69.49 at pangkalahatang mahusay na ranggo para sa kaligtasan ng personal at tirahan. Ang rate ng marahas na krimen ng Vermont ay 1.7 insidente sa bawat 1,000 tao. Ang Vermont ay isa rin sa mga pinakamalusog na estado sa US. 2. Maine. Ang Maine ay kabilang sa mga pinakaligtas na estado upang mabuhay dahil ang mababang rate ng krimen, malakas na sistema ng pangangalaga sa kalusugan, mababang panganib ng mga natural na sakuna, mababang rate ng pagpatay, mataas na paghahanda sa emergency, kaligtasan sa kalsada, personal na ligtas na rate, mababang dami ng mga pag-atake per capita, mababang kabuuang rate ng marahas na krimen at mababang rate ng krimen sa ari-arian. Kaduda-duda, si Maine ay nasa ika-negatibo 19 na ranggo para sa mga panggagahasa. Una sa mga pinalubhang pag-atake, nangungunang 1-0 sa bawat 1 sa 3 krimen sa ari-arian, ika-4 sa pagnanakaw, at ika-negatibo 45 sa bilang ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Anuman, si Maine ay isang nangungunang lugar upang manirahan sa pangkalahatan na may markang 66.24. Si Maine ang pangalawang pinakaligtas na estado ng US noong 2022. 3. New Hampshire. Ang New Hampshire ay kabilang sa mga pinakaligtas na estado upang mabuhay dahil sa mababang antas ng krimen nito, malakas na sistema ng pangangalagang pangkalusugan, mababang panganib ng mga natural na sakuna, mababang rate ng pagpatay, mababang pinalubha na pag-atake, mababang dami ng pagnanakaw,
mababang pagnanakaw ng sasakyang di motor, mababang pagnanakaw sa pananalapi. Kaligtasan, paghahanda sa emerhensya, personal na kaligtasan, mga pag-atake sa bawat kapita, mababang antas ng kawalan ng trabaho, at mababang mga krimen sa ari-arian upang isama ang mga pagnanakaw per kapita. Kaduda-duda, ang New Hampshire ay nasa ika-negatibo 25 na ranggo para sa panggagahasa at ika-negatibo 18 para sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Ang marka ng New Hampshire noong 2022 ay 65.35 na ginagawa itong pangatlo sa pinakaligtas na estado sa US. Ang mababang rate ng pagpatay sa New Hampshire para sa 2020 ay mas mababa sa isa bawat 100,000 katao. Ang kabuuang rate ng marahas na krimen ng New Hampshire ay 1.7 insidente bawat 1,000 na naugnay sa Vermont. 4. Minnesota. Ang Minnesota ay kabilang sa mga pinakaligtas na estadong mabubuhay dahil sa mababang antas ng krimen nito, mababang halaga ng pagwawasto ng krimen, mababang rate ng krimen sa marahas na krimen, mababang rate ng krimen sa ari-arian, malakas na sistema ng pangangalagang pangkalusugan, mababang panganib ng mga natural na sakuna, kaligtasan sa lugar ng trabaho, kaligtasan sa pananalapi, mataas na rate ng insurance, mga halaga ng emergency fund, kaligtasan sa kalsada, at mababang pagkamatay sa pagmamaneho sa bawat 100,000 milya ng sasakyan sa paglalakbay. Ang Minnesota ay niraranggo ang ika-apat na pinakaligtas na estado sa IPES noong 2022 na may kabuuang iskor na 64.02. Ang Minnesota ay isa rin sa mga pinakamalusog na estado sa IPES na may isa sa pinakamataas na pag-asa sa buhay sa bansa. 5. Utah. Ang Utah ay kabilang sa mga pinakaligtas na estadong tinitirhan dahil sa mababang antas ng krimen, pag-atake sa bawat tao, mababang pag-atake ng terorismo, mababang dami ng mga pagpatay, mababang rate ng pagpapakamatay, malaking dami ng bumbero bawat kapita, mataas na rate ng pagbabakuna sa COVID, mababang insidente ng pambubuli, malakas. Ekonomiya, mababang panganib ng mga natural na sakuna, mababang kabuuang pagkawala mula sa mga sakuna sa klima per kapita, paghahanda sa emerhensya, kaligtasan sa lugar ng trabaho, mga rate ng seguridad sa pananalapi at trabaho, kaligtasan sa kalsada, mababang pagkamatay sa pagmamaneho ng lasing at mababang antas ng kawalan ng trabaho. Kaduda-duda, nasa ika-negatibo 31 at ika-negatibo 33 ang Utah para sa mga insidente ng nagkasala sa sekso at dami ng mga residenteng nakasiguro sa insurance. Ang mga marahas na krimen ay nasa pataas na kalakaran. Panglima ang Utah sa listahan ng pinakaligtas na estado noong 2022 na may markang 62.54. 6. Connecticut. Ang Connecticut ay kabilang sa mga pinakaligtas na estado upang mabuhay dahil ang pinakamababang dami ng mga panggagahasa nito na 16.7 bawat 100,000 tao, mababang pinalubha na pag-atake, mababang rate ng krimen sa ari-arian, mababang rate ng pagnanakaw, mababang karahasan sa baril, mababang nawawalang tao at pangkalahatang kaligtasan sa tirahan. Nag-post ang Connecticut ng markang pangkaligtasan noong 2022 na 62.12 na nakakuha ng ranggo sa Connecticut ng ika-anim na pinakaligtas na estado ng US. 7. Massachusetts. Ang Massachusetts ay kabilang sa mga pinakaligtas na estado upang mabuhay dahil ang mababang rate ng pagpatay, mababang rate ng panggagahasa, mababang rate ng krimen sa ari-arian, mababang dami ng larceny theft na 804 bawat 100,000 katao, mababang dami ng pagnanakaw, mababang pagnanakaw ng sasakyan, kaligtasan sa kalsada, kaligtasan sa pananalapi, kaligtasan sa tirahan,
at ika-negatibo 12 na ranggo sa mga opisyal ng pagpapatupad sa bawat kapita. Kaduda-dudang, ang Massachusetts ay karaniwan para sa iba pang 2 uri ng marahas na krimen at ika-negatibo 42 ang ranggo para sa kaligtasan sa lugar ng trabaho na pumipigil sa pagiging pinakaligtas sa lahat ng estado. Nagpost ang Massachusetts ng kabuuang marka ng kaligtasan na 61.83 noong 2022 na niraranggo bilang 7th pinakaligtas na estado sa US. 8. New Jersey. Ang New Jersey ay kabilang sa mga pinakaligtas na estado upang mabuhay dahil ang mababang dami ng mga panggagahasa per capita nito na 14.4 bawat 100,000 tao. Malaking presensya ng pagpapatupad ng batas na 452 bawat 100,000 katao. Mababang pinalubha na pag-atake, mababang pagnanakaw per capita, mababang pagnanakaw ng pagnanakaw, mababang pagnanakaw ng sasakyang dimotor. Kaduda-dudang, ang New Jersey ay nasa ika-negatibo 15 na ranggo para sa mga pagpatay at walang kapabayaang pagpatay na may rate na 3.7 bawat 100,000 katao. Nagpost ang New Jersey ng kabuuang marka ng kaligtasan na 54.62 noong 2022 na niraranggo bilang ika-negatibo 15 pinakaligtas na estado sa US. Niraranggo namin ito sa ika-negatibo 7 dahil ito ang nagrarank ng numero 1 para sa data ng listahan ng FBI na nasuri. Sham, Rhode Island. Ang Rhode Island ay kabilang sa mga pinakaligtas na estadong tinitirhan dahil sa mababang dami ng mga pagpatay, mababang dami ng pinalubha na pag-atake, mababang pagnanakaw, kaligtasan sa tirahan, kaligtasan sa kalsada, mababang nawawalang tao, mababang karahasan sa baril, at pinakamababa sa bansang tao. Mga rate ng trafficking. Kaduda-dudang, ang Rhode Island ay higit sa ika-negatibo 20 at karaniwan para sa dami ng mga panggagahasa kada kapita. Mayroon din silang 237 na opisyal ng pagpapatupad ng batas sa bawat 100,000 tao na naglalagay nito sa ika-negatibo 17 sa US. Ang pinakamaliit na estadong ito sa bansa ayon sa lugar ay niraranggo sa 8th pinakaligtas na estado ng 2023 na may kabuuang ranggo sa kaligtasan na 60.19. Ang ligtas na estado ay pinakamahusay para sa mga pamilya. Bagamat napakakomplikado ng desisyon kung saan titira, kung mayroon kang mga anak ay maaaring gusto mong bisitahin ang pagsusuring ito bago magpasya kung saan mo gustong tumawag sa bahay. Ang mga panganib sa krimen at natural na sakuna ay maaaring makaapekto ng husto sa iyong kalidad ng buhay, kaligayahan, mga panganib o pangkalahatang kaligtasan. Dapat magsikap ang lipunan na labanan ang krimen sa lahat ng dako. Para sa modernong taon ng 2023 kung saan karaniwan ang forensics, GDS at footage ng kamera, dapat tayong lahat ay maging mas ligtas para dito. Ligtas na sabihin, lahat tayo ay makakagawa ng higit pa upang ibaling ang mga estatistika sa ating pabor sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga kagamitang pangkaligtasan sa ating mga tahanan at sasakyan. Maaari tayong mag-install ng mas ligtas na mga pinto, magpanatili ng mga CU2 at CU detector sa ating mga tahanan, bumili ng mas ligtas na mga kotse, mag-install ng mga kamera, magpanatili ng mga sistema ng seguridad, mag-install ng personalized na GPS tracking sa ating mga sasakyan at telepono, gayon din magpanatili ng insurance sa mga kotse, ari-arian, at tahanan. Ang pinakamalaking pagpipilian na maaari mong gawin ay ang pagpili ng isang ligtas na tirahan. Siguraduhin isaalang-alang kung anong estado ka nakatira at kung anong mga krimen at isyu sa kaligtasan ang namamalagi doon ayon sa estatistika. Isaalang-alang ang paglipat sa isang mas ligtas na lugar, ngunit kung hindi ka lilipat,
alamin kung ano ang dapat mong tiisin sa iyong estado ng tahanan. Alamin ang mga panganib. Alamin ang mga krimen. Alamin kung ano ang maaari mong gawin upang mapaunlad ang isang mas ligtas na buhay para sa pamilya at gumawa ng mga aksyon upang mabawasan ang iyong mga panganib. Maaari mong palaging suriin ang mga online na ulat na inilathala ng FBI para sa iyong estado at sa iyong lungsod tulad ng aking sinaliksik. Salamat sa lahat sa pagsama sa akin sa pakikipagsapalaran na ito upang mag-level up at makahanap ng tagumpay, mabuting kalusugan at kaligayahan sa lahat ng ating ginagawa. Maging ang iyong pinakamahusay na sarili at mag-subscribe upang sumali sa aming komunidad ng mga motivated na individual. See you all soon!